Sa video po na ibabahagi ko naman po ngayon sa inyo ay paano natin maiwasan na hindi sipunin ang ating mga alagang manok, lalo na po yung mga native na ating mga alaga. Ito po ang video na ito na ibabahagi ko po sa inyo para po ito sa mga nag-aalaga po ng native na wala pong pera na pambili ng mga gamot o antibiotic para po sa sipon ng ating mga alagang manok. Ang aming pong ginagawa, katulad po nito, wala po kaming gagamitin na antibiotic para po sa aming mga alagang native. Ang aming ginagawa kapag ito po ay nabasa sila ng ulan tapos nagkakasipon, pinapaliguan po namin ang mga manok na may mga sipon at pwede din po natin paliguan yung mga manok na wala pa pong sipon para hindi po sila mahawa doon sa mga manok na may sipon, lalo na po kapag mga native na hindi naman po malala yung sipon ay hindi na po natin ito hiwalayin at para makalabas po sila sa ating poultry at maaarawan po sila at mabilis pong matuyo ang kanilang balahibo pagkatapos po nilang maligo. Ito po ang aming mga alaga na manok. Kung mapansin po ninyo, napakadami na po nila. Para sa amin, marami na po ito. Dahil last February, nasa 5 lang po ang aming inahin at itong isang tandang. Ngayon po ay nasa 50 na po ito mahigit. Makalipas pa po ulit ang 2 buwan ay possible na mahigit na po ito sa 100. Ito lang po ang aming paraan. Ayan, nililigo lang po namin. Ganon din po kapag meron po silang sisiw na maliit, pag niligo po natin yan ay mabilisan o mapaaga po ang kanilang pagpapasampa at ready na rin po sila mangitlog. Ganon din po kapag sila ay sinisipon, nililigo din po namin para parang tao na kapag tayo po ay nakakaramdam ng sama ng pakiramdam ay naliligo lang po tayo at tayo po ay gumagaling. Ganon din po sa ating mga alagang manok. Ito na po pagkatapos po namin sila paliguan, pinalabas po namin sa poultry para maarawan at matuyo po ang kanilang mga balahibo. Ayan po, umiikot-ikot lang sila dyan. At kapag tuyo na po ang kanilang mga balahibo, ay ang mga inahin na may mga sisiw ay itatali po namin yan dahil nga po hindi pa tapos ang aming nilagay na range net dyan sa palibot. Kaya kailangan namin silang ikulong muna dahil nga po kapag sila po ay naka-range, pupunta po sila sa malayo at pagbalik po nila ay kulang na po ang kanilang mga sisiw dahil nga po marami pong mga hayop dyan like ng bayawa at Philippine eagle. Ayan, makalipas po ang isang oras, tuyo na ang kanilang balahibo kaya pinapauwi na sila.